Okay mga kabsat, mga kahumide, ito na naman ako. At gagawa tayo ngayon ng DIY 12 volts motorcycle tester. Okay, para hindi na tayo mahihirapan. So, panghanap natin ito ng source. So actually 12 volts to 48 volts to. Tara na, let's go! At mga kaumid, ito lang ang gagamitin natin, ano? So, gamit na itong mga to. I-recycle lang natin. Tara na, let's go! Okay guys, ito. Unang gagawin natin dito is, yan. Siyempre, alam nyo naman kung anong negative ng bumbilya na hawak natin. Yung nasa gilid niya, yung pinakagilid niya ang negative. Tapos yung nasa pinakailalim niya, yun ang positive. So, hindi natin dapat magpag-short yun, ha? So una natin, i-solder muna natin doon sa gilid niya. Lalagyan muna natin siya ng soldering lead. Okay, ingat-ingat lang guys, medyo mainit ito. At maliit kasi yung ano natin, bumbilya, kaya medyo nahihapan pa ako. Okay, ayan. So lagyan lang muna natin yan. Tapos mamaya ipupwesto na natin gamit yung pinaka-grounding niya. Inunan ako muna sa grounding kasi wala na tayong magiging problema dun sa positive niya. Yung positive niya, dun lang, direct na siya mamaya. Papakita ko sa inyo. Okay, habang ginagawa natin ito, ano, shoutout muna tayo. Ayan, shoutout nga pala kay 1K Moto. Ayan, sa Click Community Riders Club or CCRC All Chapter. Tapos kay Harold John Villacampa, shoutout sa'yo idol. At shoutout din kay Francis Murillo. Yan guys, thank you sa pag-subscribe at panonood ng aking mga videos. Kung mga hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe sa aking channel at please hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga uploads at sa mga tutorials. Ayan ano guys, so ipwesto lang natin ng maayos muna kasi medyo maliit yung bumbilya natin. So ayan, basta unahin natin yung grounding muna, yung grounding nya, tapos ididikit natin dito sa wire na to. Okay, yan, kailangan mauna muna yan. Tapos mamaya ipupwesto na natin siya dun sa taas nung ball pen natin. Yung ball pen natin, nilagyan pala natin yun ng metal rod sa loob. Yun yung pinakamagiging contact ng positive. So yun ang panghahanap natin, kung may supply ba yung wire natin sa motorsiklo natin o wala. So ayan guys, tara. Itong method na to guys, ano, kahit hindi ka electrician, no, kahit hindi ka technician, no, kahit ano ba man, kahit di ka din mekaniko, madali lang matutunan nito. Basta may positive at negative lang ang bumbilya mo, alam mo yan. So basta alam mo lang yung positive at negative niya. Promise guys, madali lang to. Tumagal lang ako kasi hindi gaano nagiinit yung aking soldering iron. So ayan na,
So, saglit na lang to. Promise yan guys, promise. Saglit na lang to. Okay, ayan no. Kailangan pa kasi nating ayusin 'yon. Ano niya, yung sa grounding niya. Medyo tumagal-tagal na. So, ayan. Kailangan muna natin mayayos kasi 'yan kasi dapat matibay 'yan. So, pasensya na at medyo tumatagal sa pagsulda kasi hindi ganoon umiinit yung aking soldering iron, pero konting-konti na lang ito guys, konting-konti na lang. Ayun, sa wakas guys, ano, natapos din. So ayan, ta, ilagay na natin doon sa ball pen. 2 hours later. Ayun, natapos na natin siya. Hindi ko lang naipakita nung na-fix ko siya dun sa taas kasi nalobat na. So, ayan guys, oh. Diba? Testing, testing. Ayan, oh. So, madali na lang maghanap ng live wire sa motorcycle wirings natin kapag may ganito tayo. So, hindi na tayo mahihirapan na. So, thank you guys sa panonood at please don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell, and mag-comment na din kayo para sa mga susunod pang tutorials na gusto nyo. Thank you! Ayan o, so testing ulit, testing natin ulit. Baka pumalya eh. Ayan o. Okay, 1, 2, game. Ayan o, diba? Liwanag. Thank you sa panonood guys.